Sa susunod na linggo, posibleng pumasok na raw ang panahon ng tag-init ayon sa PAGASA. Nagbabala naman ang ilang eksperto laban sa tinatawag na heat exhaustion. Live mula sa Quezon City, my report, si Micaela Papa. Micaela? Jessica, pagkatapos pumalo sa 34.4 degrees Celsius ang temperatura kahapon na pinakamataas daw na naitala ngayong taon, ayon sa PAGASA, magkakaroon tayo ng kaunting break mula sa mainit na panahon kasabay ng pag-iral ng mas malamig na hanging amihan ngayong weekend. Gayunpaman, babala ng isang neurologist, mag-ingat sa heat exhaustion ngayong papasok na ang summer. Paypay dito, inom dyan. Hubad dito, halu-halo naman doon. Iba't iba ang sandata ng mga Pilipino laban sa anilay pinakamatindi nilang kaaway, ang init ng panahon. Kahapon pumalo na sa 34.4 degrees Celsius ang temperatura, pinakamataas na naitala ngayong taon. Pero ang sorbeterong si Mang Chris, nasusukat daw ang init ng panahon sa dami ng batang dumadagsa para bumili ng kanyang ice cream. Pero pag maulan, iniwasan sila, mabigyan ng pera. Ganito, ayan, binibigyan sila ng pera. Malamigan din. Pero hindi lang mga bata, kundi pati si Lola Nita, nagpasak lolo na sa sorbetes. Eh ngayon eh, kahit anong gawin mo, mainit eh. Diba pagka noong araw, hindi naman ganito eh. Ayon sa PAGASA, ang mainit na panahon ay dahil sa umiiral na easterlies. Nataglay ang mainit at mamasamas ang hangin. Pero asahan daw ang bahagyang mas malamig na panahon papasok ng weekend. Hindi pa natin masasabi na summer na talaga. Dahil nga mapuputol yung easterlies na sinasabi natin dahil nga dun sa magpe-prevail yung northeast na hangin. Medyo may kalamigan ng konti yun. Nagbibigay ng mga pag-ulan, northern Luzon, then medyo mababa ng kaunti ang temperatura. Gayunpaman, posible raw na opisyal nang pumasok ang summer sa susunod na linggo. Dahil dyan, may paalala ang isang neurologist. Aniya hanggang 32 degrees Celsius lang daw ang ambient temperature kung saan okay pang mag-adapt ang katawan ng tao. Kaya dapat mag-ingat laban sa heat exhaustion o ang mas malalang heat stroke. All the body parts can be affected. And the brain itself, it is, as I said, is mainly composed of fats and proteins. It's very vulnerable sa extremes of temperature. For itself, mamamaga yung brain. Okay, that will lead to brain edema. And if not treated immediately, could cause death. Sa classic heat stroke, hindi lang makaagapay at makapagpalamig ang katawan laban sa mabilis na pagtaas ng temperatura. Pero sa exertional heat stroke, sobrang ehersisyo ang nagdudulot ng pagkawala ng electrolytes at mabilis na pagtaas ng body temperature. Choose light color, tapos yung humihingang fabric, keep themselves hydrated by drinking water regularly, maybe more. Jessica, paglilinaw ng neurologist na aming nakausap, para labanan ang heat exhaustion, mas mainam pa rin yung magsuot ng damit kaysa yung mga nakikita natin ng mga lalaki na kapag mainit, eh hindi na nagpapang itaas. Kapag ganito kasi, overexposed yung iyong katawan at posibleng magkaroon ng overperspiration na magdudulot ng dehydration na makakapagpalala pa ng heat exhaustion, Jessica. Okay, Micaela, di ba ang sinasabi sa atin, drink 8 to 10 glasses of water a day. Eh ngayon na summer, mainit, dagdagan yon mga ilan ang dapat iniinom? Ayun, Jessica, sa normal na tao nga, 8 glasses. Siguro, kung yung 10 glasses, okay na siguro yun sa normal na tao ngayong summer. Bukod pa daw doon, dapat daw umiwas doon sa mga may init na oras, yung mga 10 ng umaga. Kapag doon ka daw nag-exercise, ilipat mo na lang yung exercise mo sa mas maagang oras o kaya later in the afternoon. Kasi kahit nga daw hindi mainit yung temperature, basta ikaw mismo ay gumagalaw at lumalabas dito sa mga may init na oras na ito, yung mismong body temperature mo tataas, Jessica. Okay, maraming salamat, Micaela Papa.